Limang beses nang tinangkang wakasan ni Tatay Eleo ang kanyang buhay. Dahil sa sobrang bigat ng problema ay tila ba pinanghihinaan na ito ng loob at mas gugustuhin na lang wakasan ang lahat. Ngunit ito nga ba ang tamang solusyon sa mga problema na ating kinakaharap? Ating panoorin at kapulutan ng aral ang kwento ng buhay. Ako na lang po kumakain. Mabuti na lang po kinain ko kanina. Matalinig nga po. Opo, nakakita ko umiyak yung mga anak ko eh. Hindi ko po pinakikita sa kanila na umiyak po nakatalikod. Pagka po ako nakita, iiyak na rin po. May lalo po akong mapayak ng madinat dahil po gawa pag nag-iyak po. Ang gagawa ko po, lumalayo na lang po ako. Dumarating po ba sa punto na gusto niyang wakasan ang buhay niya, gano'n? Opo, ilang beses na po yung daw pakamatay na ikita lang. Bakit? Naman, tatay. Ilang beses na po nagtangkang magbigti? 5 beses na po yan. Kung may sasabihin ka kay papa mo, ano yung gusto mong sabihin? Huwag na po ulitin, magbigti po ulit siya. Mahal na mahal mo ba si papa mo? Siyempre nakilala ko siya na dati gustong magbigti, parang wala nang pag-asa sa buhay. Okay na po siya. Yung ganong ano po, kumusta po siya? Ay ngayon po, hindi na po siya nag-iisip ng ganon. Thank you, Lord. Sa ngayon, Tay, ano po yung gusto niyong i-share sa mga makakapanood? Lalong-lalo na yung mga dumadaan sa matinding pagsubok, parang gusto nang kitilin yung buhay. Huwag nila akong paparisan. Hindi tama. At saka kung ano man yung mabigat na dadaan na problema sa inyo, eh sana huwag niyong gagawin yung bagay na ginawa ko. Mairaraos niya kung ano yung mabigat na problema pinagdadaanan niyo. Basta huwag lang kayo makakalimot kay Panginoong Jesus. Mabuti ito. Kevin kaya? Hindi, sige, kaya ko to. Mag-ano muna kami kateka. Sige. Daling ko na lang kuya Ben, chinelas mo. Ayun. Maganda po dito, katek lang. Maputik na lang po. Wala kayang bubog dyan. Sa atin po pala mga lolo, lola, atin po mga tita, tito, ate, kuya, sa lahat po ng mamahal, nagtitiwala po sa channel po natin. Magandang araw po sa ating lahat. Papunta po tayo ngayon dito kay Tatay Eligio para po ipaabot yung pagmamahal po ni tita Melly. Ben, kung nahirapat ka, ako magbuhat. Kaya? Kasi may binalim yung pagbuhat sa akin. Grabe, lambot. Yan sa mga nakakamiss po ng bukid o katekram. Naku, buhay din ko. Ano? Yung mga lola natin ito, mga lolo. Ayan. Namiss tong mga ganitong bukid. Ang sarap po ng ano ng hangin.
Naku, huwag mo nang ano ni Kuya Finn. Matalim. Thank you. Aray. Aray. Sakit. Sana wag mo nang umulan. Parang ulan na po. Huwag naman kayo maingay. Okay, mga angigat kasi nakagat na ako. Tay, kumusta po? Kumusta po kayo? Tara po. Hello, Nay. Hello, Kuya. Kumusta? Oh. Dito po pala kayo lumipat. Opo. Yeah, may dala po akong ano dyan, groceries. Ano, gatas. Ang ganda pala dito. Maluwang ho yung kuya. Oh. Ilang hektare ho to? Kaya lang ho, mara isang pinapin. Pero mapaganda ho lang hamon sa akin nung kusyan na yun. Dito upahan ako ngayon. Sa Saint Rap ho. Ate Labas Gastos. Okay. Kaya nasa sa akin huwag ikagaganda ng ano niya sa Saint Rap. Pag pinabuti ko, para ayaw akong makuha sa kapatid. Okay, pagbubutihan o pagbubutihan? Aba, kinakailangan masigit pa huro. Yun, pagbubutihan. Okay. Kasi unang-una ho eh, hindi ko man huwag takala na kinakakuha rin ng tao sa kanya dahil ang usapan ho, titira lang ho kami rito. Akala ko po, asyenda nyo na to. Kasi bali-balita sa akin, nakabili daw po kayo ng ano, asyenda. Eh, meron po akong naipundar. Ano po, mga anak na po yung alaga ko, dalawa. Ando, nadaanan po yung kambing. Ano po? Kaya ako, napaganda rin po yung paglipat ko rito. Eh, kamo po yung si Gonsalman ni Valdez. Kamo po, kinikilala naman po rito talagang manalo ko siya luto talaga yon. Nakatapos. Sa kanya uto. So, nakatapos na po sa term ng kusyal. Hindi po ako nagdalawang salita siya nung aki magsabing tumira dito. Okay. Po kaya sabi sa akin eh, sige, kung gusto mo tumira doon, kung kailan ka lilipat, sige, wala ka. Tapos tinulungan pa po niya ako dito. Pasalamatan niyo siya. Pasalamatan ko po si Kusyal Manny Valdez. Kailan pa ko kayo nalipat dito? Po na po, meron na po kaming ano, February 28 po kami. So February pa yan na nai, no? Okay. Kasi po nung pupunta ho pala dapat kami doon, mga ngamusta ho sa inyo. At meron din pong pinapaabot si Tita Meli kasi wala na nga daw po kayo. At sorry po ngayon lang din po ako napunta dito. Ano, sobrang ano lang po. Po kayo humingi ng sorry. Totohan lang po yun. Hingi po kayo ng sorry. Hindi naman po sa ninaano ko. Abe, napakarayo na po talagang taong nakuhan dyan. Nababalitaan ko rin naman po. Dahil po yung gaya po ng isang napuntahan nyo rin eh. Okay lang po yun. Kumpare ko po pala yun, yung napuntahan sa Mekaritown. Saan po? Sa Malayo. Sa yung pong mag-ama. Yung natutulog daw po sa ilalim ng bahay. Nakaabutan daw po nung nakalabatan lang po kayo ng cellphone. Nakalabatan daw po kayo ng kuryente ron. So dito po,
ano po yung ano nyo dito? Parang pinagkukuha na ng ano, yung palay lang po. Maliban no sa palay. Eh pagka po, mayroon pong tumatawag-tawag sa akin dyan na hanggang sa akin, nakakasadlin po ako pa extra-extra. Nay, kumusta po yung mga bata? Okay lang po sila. Hindi lang po nagkakasakit. Tsaka ano po, maaliwalas po yung ano ni tatay. Maaliwalas po yung tignan yung mukha nyo ngayon. Nakakaraas po kahit po paano. Kasi po, doon po talaga, talagang dinadanas. Talaga na hala. Matanong ko si nanay. Nay, kumusta si tatay ngayon? Okay po. Okay lang po siya. Hindi po nagkakasakit sa awang po ng Diyos. Siyempre, nakilala ko siya na dati gustong magbigti. Parang wala nang pag-asa sa buhay. Okay na po siya. Yung ganong ano po, kumusta po siya? Yung ganong ano niya? Ay ngayon po, hindi na po siya nag-iisip ng ganon. Thank you, Lord. Hindi na po namin naranasan yung hirap po namin sa may kabila. So okay na po kami dito. So okay naman po pala kayo dito. Pwede na po kaming umalis. Nandiyan na yun. Hindi po, kaya po kami nandito din. Si Tita Melly Baskaw Titus nagpapabutusan ng 10,000 sa inyo. Matagal na po ito. Kaya lang, di lang ho kami na babalik-balikan. Di ho kayo na babalik-balikan. Kuya Bin. Naintindihan naman po namin. Panaunawaan po namin. Thank you po. Sorry po ha. 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasalamatan niyo si Tita Melly. Tita Melly, maraming maraming salamat po sa inabot niyo po sa aming tulong. Malaking bagay na po ito sa aming pamilya. Salamat sabi, po. Sabi, no? Nasa ibang bansa ho yung mga yan. Ang pagmamahal nila, eh, napakalapit. Ano ang gagawin niyo ngayon dyan? Nay, wala naman kayong paggagamitang iba yata. Balak po na magdagdag ng kami. Iyan pa po yung binigay niyo po sa amin pera, binili po namin kaagad dalawang kambing. Ang anak na po siya ngayong buwan. Yung po yung pinaka-kambing. Yung ano, ayun po yung isa yung nadaanan niyo pong kambing na pula doon, yun po yung nabili. Grabe naman nun. So ibig sabihin, meron po palang, kumbaga, may remembrance po. Yung po, mga dinutulong niyo po sa amin. Okay. Yung po ang... nagpapasalamat ako, Tay. Yung pong pagmamahal ko sa inyo, hindi niyo pala sinayang... Hindi po. Hindi po agad yung naisip ng panganay ko, Mama, bili mo na lang ng kambing para may libangan ako. Yun po, binili ko po dalawa. Sabi ko kasi ng panganay namin, una pong itinundar dito niya nung kami tumira. Itinundar po ng mga bibiyan. Maano nga po siya? Nasaan nga po pala siya? Nananampalok po eh. Ayaw magpaawat. Napakakulit. Oh. Dalawa po sila eh. Nananampalok. Anong oras po kaya ang balik ni John Alex? Hindi ko po alam eh. Napakalayo po kasi nating... Kaalis lang. Ano siya? Naka-enroll na nai? Opo. Okay. Gusto ko rin sana kumustahin si John Alex. Pinipigil nga po namin at basa po na ayaw po magpapigil. Nako, dapat po kayo yung nasusunod, hindi po siya. Eh, nakakuha po, kapahinga po ako sa loob eh. Kasama yung mga pamangkin sa pinsan. Hindi ko tuloy mabigay yung regalo ko sa kanya. Hello, kumusta ka na? Ayan, nahingi lang po niya. Ito. Dalawang huyang maliit na. Hello, ito po, anong pangalan nito? Ayan. Wala na po yung mga binigyan kong pangalan, si August, Darius. Ay, wala na po, katay si Melvin, wala na talaga. Tay, hindi ko pala natanong kanina, kumusta ho yung connection ho natin ngayon kay God? Maganda po ang naging okay, God. Unang-una po, hindi na po pumasok sa isip ko yun. Nalimutan ko na pong matagal yun. Ayoko na pong isipin kahit kailan yun. Tsaka ayoko mangyari sa buhay ko yun. Mas maganda ko kahit ito. Hindi ko pa makain sa oras. Ang importante po ay kasama ko yung pamilya ko sa araw at gabi. Ayun. Yun po ang aking nasa isip. At saka po yung mga anak ko mapalaki ko ng maayos. Makapag-aral sila. Yung mapare sa akin na hindi rin nakapag-aral. Bakit patuloy ho dapat tayo na magtiwala, mahalin ng ating Diyos tayo?
Yan po eh, binanggit sa akin ng magulang ko na unang wag pong kakalimutan ang pangalan na yan. Pero po, sumuway po ako sa sinabi ng magulang ko kasi po, hindi ko naman po sinunod yung sinabi niya sa akin. Dahil nung mga oras na yon, nung araw na yon, hindi ko nabanggit ang pangalan ni Jesus. Nung gawin ko sa akin, nung gawin ko yung mga bagay na hindi ka dapat gawin. Parang pupunta ang maganda talang masusura pa sa iyo ang mga tao sa ginawa ko na yun. Dahil di tamang pang marusa sa sarili yung bagay na ginawa ko na yun. Na kikitilin mo yung buhay mo na tayo. Totoo po. Okay. Alam ko, nanduan ating Diyos eh. Kaya lang minsan, di ba, may time pagka sobrang ano nung problema. Yung pagsubok, parang nawawala ko tayo eh. No? Nandyan yung pamilya natin na i-remind tayo. Tama po ba? Sa ngayon tayo, ano ho yung gusto nyong i-share sa mga makakapanood? Lalo-lalo na yung mga dumadaan sa matinding pagsubok. Parang gusto nang kitilin yung buhay. Huwag nila akong parisa. Huwag nila akong paparisa. Hindi tama. At saka kung ano man yung mabigat na dadaan na problema sa inyo, eh sana huwag nyong gagawin yung bagay na ginawa ko. Mairaraos niya kung ano yung mabigat na problema pinagdadaanan nyo. Basta huwag lang kayo makakalimot kay Panginoong Jesus. Saka hindi dapat gawin yung magbigti. Hindi dapat gawin yun. Kasi alang mangyayari na malalagpasan din natin yung mga problema ng pagdadaanan. Yun lang po, pinapayo ko rin sa mga may nagdadaanan ng problema para po nung maisip po nilang kung tama o mali ang gagawin nila. Ngayon ramdam ko yung kapayapaan sa puso nyo, sa mukha nyo. At sana tuloy-tuloy na yan tayo, no? Basta yun lang, sabi ko nga, pagka napanghinaan na, nawawala ng parang pag-asa, tawagin lang po siya. At napaka-bless nyo kasi may mga tao na tumutulong sa inyo. Nandyan lang po sila. Lalo-lalo na po itong bagong tumutulong sa inyo. Ito, yung bossing po nyo ngayon. Yan, pagyamanin po natin itong pagkakataon na ipinagkakalupo nyo sa inyo, no? Tapos, tanong na po. Maraming salamat po sa oras.